Hello everyone, it's me Ira and welcome back to my channel. So today gagawa tayo ng vlog kung saan gagawa ako ng aking nighttime skincare routine. So ito yung usually na ginagawa ko kapag ka, hindi ko ginagawa yung Korean 10-step Korean skincare. So I will have the link in the information box kung gusto niyo mapanood yung 10-step Korean skincare ko. Pagka hindi ako tinatamad, yun yung ginagawa ko. But for now, since tinatamad ako, gagawin ko na lang yung usual at madaling way ng aking skincare since I think may nag-request sa akin kung ano yung mga skincare na ginagamit ko. So, without further ado, let's get started. Ito, kasama ko to sa skincare ko. Joke. Natutulog na naman sila. Hello! Ayan, wala silang ginawa kundi matulog. Actually, sila lang yung mga nandyan pero meron pa dito sa aking labas ng kwarto. Ayan. Ayun pa yung isang... Ayan. Tapos ito yung mga food nila. Kailangan ko atong lagyan ng water kasi hindi ko pa nalalagyan ng water. And of course, yung kanilang kitchen litter or cat litters. Kaligo na tayo. Ngayon, yung aking skincare, nag-start ako first sa toner. Now, usually kasi sabi nila pag toner daw, kailangan daw ano, yung ilalagay mo siya sa hands mo, tapos ano yung tapat i-apply mo sa ipapat-pat mo sa face mo. Pero usually kasi hindi natatanggal yung, alam mo yung dumi, na hindi natanggal lang soap. So, gumagamit ako ng cotton. Ayan. Samumuso lang yung mga cotton ko. So, first, itong toner na ginagamit ko, napakita before sa isa sa mga vlogs ko, yung Misha The Revolution Clear Toner. As you can see, nung ginamit ko siya before, bago pa lang siya. So, parang unang gamit ko pa lang siya. Pero ito ngayon, ayan, paubos na siya. So, ayan. Hindi ko ginagano'n ng cotton yung face kasi itatag mo, parang itatag mo yung skin mo, which is very delicate, especially sa eye area. So, ayan, ganyan lang siya. Then after using a toner, naglalagay, pinapatuyo ko lang siya for a while, tapos gumagamit ako ng essence. This is also from Misha, The Revolution, the First Treatment Essence Intensive Moisture. So ayan, paubos na rin siya. By the way, tip ko lang to, pero ito dinadapoy, pinalalagay sa cotton. Ko lang pala sa inyo to, pag gumagamit kayo ng, ano, ng skincare, tapos, nakita nyo na yung best skincare for you. Pero, minsan kasi kapag kahit nakita mo na, yung skin natin parang, pag tumatagal pag gamit mo sa kanya, ayaw na niya. Parang hindi niya na ina-absorb. So, ang ginagawa ko, after I finish the whole line ng isang skincare, mag-shift ako sa iba pang skincare naman. Almost the same lang nung skincare na ginagamit ko. Tapos, after nung maubos ko na naman yun, tsaka ako babalik. So, para yung skin ko, kumbaga parang hindi siya masyadong mag-adapt sa skincare na yun. Tapos mawawala lang ng effect, ganun. Wala lang, paniniwala ko lang sa sarili ko. Kayo, lastly, after that, naglalagay ako ng serum. Ang ginagamit kong serum, also from Misha. Ito yung The Revolution Night Repair. Binili ko to as a set. Minsan talaga, pag may alaga kang pusa, kahit sa lupalop ng kwarto mo, makakakita ka ng mga buhok-buhok nila. Ito para siyang dropper. Ayan. So, ilalagdalagyan ko sa forehead, sa cheek, konting-konti lang. Kasi alam niyo, pagka-serum, konti lang naman yung kailangan ninyo. Alam niyo, hanggang sa neck, maglalagay kayo lagi. Lahat ng ilalagay niyo sa mukha niyo, ilalagay niyo din sa neck. Kasi, aside from the eyes, yung neck din yung unang-unang or yung neck second yung neck na nagkakaroon ng mga signs of aging.
kahit daw pala, sabi sa Korea, kahit pala yung pag-apply mo ng skincare, very important. Hindi dapat yung sobrang tinatag mo yung skin mo kasi nagkakos siya talaga ng mga early signs of aging. After niya, tatap-tap ko. Tapos, pagdating sa serum, hindi ako kagad naglalagay ng another cream kasi matagal mag-absorb ang serum. Hindi naman sobrang tagal, pero kasi pag in-apply mo, tas parang sobrang basang-basa pa siya. Parang feeling ko, hindi pa niya ina-absorb yung nilalagay ko sa face ko. Kaya, as much as possible, nagpinapaypay ko siyang ganito. Then, for the under eye, mahal kasi yung mga under eye treatment. Kaya hindi pa ako nakakakita ng eye treatment na maganda. So, ito lang muna yung ginagamit ko. Yung eye lift cream ng Quick Effects. Benefits help reduce the appearance of lines, dark circles, and puffiness. Helps refine and tone areas around the eye. So, 10 grams siya. Pero sobrang tagal bago siya maubos. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nauubos. Ayan. Start ako dito. Ayan. Kasi dyan muna nagkakaroon eh. Ng mga fine line. Tapos, dab-dab-dab lang siya. So, whatever the excess, hanggang sa taas ng mata. Hanggang sa eyelids. Lalagay. Since tuyo na yung ano, yung serum na nilagay ko, yung last, hindi pala, second and the last step ko, it's magamit ako ng cream. Ang dami kong cream na tinatry ngayon. Pero for now, ginagamit ko yung Nature Republic Aqua Super Aqua Max Moisture Watery Cream. Ayan, from from Nature Republic. Mas mabango siya. Ayan siya, oh. Very moisturizing na. Paggabi ang ginagamit ko yung pang-moisturize lang ng mga cream kasi dry nga yung skin ko. Dab-dab ng ganyan. Parang feeling ko kasi yung tagal bago niya ma-apply sa buong face. Pag na-spread ko na siya, tsaka siya dinadab na ganyan. Tapos sa neck. Tapos tuwing gabi, naglalagay ako ng acne solution. This is from Celetec, Dermos Science Acne Solution, Acne Spot Corrector Gel with Hydroxy Acid. So it's very good, kasi alam niyo ba, sa totoo lang, sobrang tagal-tagal ko na siyang ginagamit. And all I can say, it's best. Effective talaga siya sa, alam niyo yung mga pabagong mga pimples. Kasi pag nilagay mo siya doon sa pabagong pimples, kahit yung mga maliliit pa lang at mumukhang pimples na, ilalagay mo siya. Very effective to guys ha. I think 190 plus pesos for this tube na maliit. Ano lang siya, 5 ml, pero sobrang tagal mo siyang gagamitin kasi dun mo lang siya naman siya ilalagay sa acne area mo. Syempre hindi ko rin kinakalimutan lagyan yung lips ng something kasi alam mo, lala sa mga taong madaling mag-chop yung lips nila. Very effective tong Laneige Special Care Lip Sleeping Mask. Ganyan lang siya. Actually, meron tong spatula. Hindi ko lang alam kung saan ko nailagay. So, ayan. Matagal din siya bago. Mahal siya, pero pag binili mo, sobrang tagal bago mo siya maubos. Konti-konti lang. Tapos, yun. Lastly, maglalagay lang ako ng mist. Itong Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92%. Pwede kayong bumili noong gel type niya, pero naubos na yung akin. So, ito na lang ginagamit ko. Best nilalagay ko to sa ref. Bakit? Para pag in-apply mo skin mo, feel na feel. Ayan, lumakit ang parang basang-basa siya. Pero antay mo lang, or para paypay mo siya ng ganito, mawawala na yan. So, those are the things that I actually do during my nighttime skincare routine. Ito yung ginagawa ko pag hindi ako pag ako ay super busy, pag hindi ko kaya yung 10-step Korean skincare. But most of the time, 2-3 times a week nag 10-step Korean skincare kasi very refreshing siya. Hindi rin ito yung pamper day ko kasi meron din ako tinatawag na pamper day. Once a week ko ginagawa yung kung saan nag-a-apply ako ng scrub, mask, kung ano-anong ina-apply sa skin para maging maganda yung skin. So, iba-iba yung aking ginagawa. So, ito yung usually na skincare routine ko during the evening. So, almost lahat naman na ginamit ko, locally available dito sa Philippines. Bibili nyo sila sa Watson. Or yung Misha, nabili ko siya sa Shopee. Yung Nature Republic, meron din siya dito, pero usually, laging out of stock.
can get them from Althea Korea. So if you like this video, don't forget to thumbs up and comment below if you have any question. And of course, subscribe to my channel. And we'll see you again next time. Bye!